Hey, good morning, good morning. Good morning, fifth graders. Excited na ba kayo for today? Okay, so pakilabas na lahat ng mga materials. All your materials, pakilabas na. Vellum, of course, yung vellum board. Masking tape muna, tapos yung oil pastel, yun ang pakilabas na muna yan. Tapos yung inyong mga correction pen. Para magamit nyo yan, kailangan nakashake na yan. Dapat shake well before use. And every time you're going to use, of course, you have to shake it. Okay? Okay, isa pa. Okay, it's already 10:08. Okay, naka-ready na yung masking tape, saka vellum. Okay, so start na kagad tayo, na? Sige ako sa screen. Okay, so first thing that you must do is to tape your vellum sa table nyo. So lahat ng sides, no? So lahat ng sides na yan, dapat naka-tape na. Okay? So may purpose kasi yan, kaya naka-tape, no? Ang purpose kasi yan, kasi once tayo nag-color na ng ano, pag ginamit natin ng oil pastel, pag gumamit tayo niyan, for sure ay gagalaw ng gagalaw yung papel, ano. So nandoon yung tendency na gumalaw yung papel kasi may mga time na tayo heavy mag-color at heavy rin gumamit ng tissue, okay? So for para hindi siya gumalaw ng gumalaw, of course you must kailangan gumamit tayo ng masking tape, okay? Bakit masking tape? Bakit hindi lang ano? Bakit di scotch tape? Kasi yung masking tape madaling tanggalin at hindi masisira ang paper niyo once yan ay tinuklap niyo mamaya. After nung ating ano, gagawin, okay? So ganito yung mangyayari, every time na meron tayong art class, so ganyan ang gagawin natin. Dapat lagi naka-tape na, okay? Okay, naglalag ba ako? Naghahang ba si Sir Iman? Medyo po. Pansin ko nga na sa aking screen, parang naglalag si Sir Iman. Naglalag yung screen ko. Okay, so let's start. Mamaya na si Hermione. Kung di siya makaka-attend. Bakit po? Ayun na, Sir. Masakit po. Ito na, pumasok na. James, where's your camera, James? Lagi na nakapatay ang camera kahit kaninang first. Simula pa nung first subject natin, nakapatay na yung camera mo. Okay, na si Hermione, nakapasok na. Okay, let's start, ano? Nakatape na ba lahat ng inyong, ano, ang inyong vellum board? Nakatape na? Opo. Okay, so this time, so tape uli, kuha yung tape nyo. Magta-tape tayo, ano, sa cross, ha? Iko-cross natin. Okay? So ito muna, tape natin dito. Hahatiin natin yung papel sa apat. Okay? Okay, so divide it into four. Half muna. Siguro yung nakalapat ang masking tape sa papel. Okay? Nakapagod ako. Okay na, naka-tape na. Okay na po. Okay, pati naka-cross na pala, naka-cross na yung pag-tape nyo. Kasi pala pati dito, naka-tape na rin. Okay, so titape nyo rin ng pag-ganyan, okay? So for our first day of art sa oil pastel, using oil pastel,
So, ang gagawin natin ay I'll be teaching you yung ilang techniques, ano? Yung ilang, some techniques on how to use the oil pastels, okay? Okay, so first is, mag-start tayo sa blue, ano? So, sa akin ngayon, meron, I have 36 colors here, but if some of you has only 16, meron 12, meron 24. So, kung halimbawa, hanapin nyo muna yung, ano, no, yung mga blue ninyo, okay? Hanapin nyo yung mga blue. Okay, so sa blue na yan, mamili kayo ng tatlong shades of blue. Light, okay, yung light blue, tapos, like this one. Okay, so itong pipiliin. Sorry, man. Yes. Blue po ba to? Blue po ba to? I think so. Siguro naman blue yan. Parang violet. Sorry, man. Okay. Napos-ere po. Dadan wala akong blue. Ere pa lang blue. Sorry, man. Ano yun? Gusto lang po. Okay. Ganda, no? Yung halimbawang ano, yung halimbawa naman na isa lang ang blue. Ilang colors ba yung sa'yo? 6 colors lang, okay. Oh, no. So tell me ano mga colors na meron ka diyan? Purple, red, orange, yellow, and green po. Okay, mag-start tayo sa purple, blue, and green. Ano? Hindi kayo, ano po ba kulay ang purple? Wait, kay Uriel mo, kay Uriel. That's for Uriel. Uriel, look for purple, blue, and then green, okay? Tapos yun namang may maraming colors, mamili kayo tatlong shades of blue. Okay, ako ito pipiliin ko. Ayun. So tatlo pang pipiliin. Okay. 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 Ito yung tatlong kong pinili na blue. Yan. So meron tayong light. This will be the mid-tone. This will be the darkest. Okay? So, tatlong klase ng blue. Ito lang pala. Yan. Okay, so usually ano, pag tayo ngayon ay magko-color, yung first eye from light to dark, okay? From light to dark. So gagamitin muna natin yung light colors. So kung this ito yung ating magiging ano, kulayan ano. So lagyan niyo yung colors niyo hanggang edge, okay? Hanggang edge ng ating masking tape, hanggang sa masking tape, okay? Siguro mga one third niyan ay ating lagyan ng kulay, okay? So this kind of blue green na, no? So light lang ang pagkukulay, okay? Light lang. So make sure yung mga corners ay na kukulayin din natin. Okay, after that, ito naman yung second, okay? Pangalawa naman. So dito na tayo mag-start sa mismo tabi ng pinagkulayan natin. So not too heavy sa paglalagay ng kulay. Yung mga whites na yan, tandaan nyo yung mga whites na yan, na dapat konti-konti lang ang matitirang white space, okay? Spaces kasi yan. So okay lang na lumampas, ano? Kasi may masking tape naman. Okay lang na lumampas since may masking tape naman tayong ginagamit. So hindi lang ng masking tape, ano? And lastly, ito nga yung ating Sir, iman na lang po sunod yung medyo. Akin po una yung sobrang light po. Okay, yung light lang po na lightest. Kay sobrang Uriel, light po ako. Yung kay Uriel naman, ang darkest mo is purple, ang mid mo ay blue, tapos yung isa ay green. Ano bang ginawa, ano sabi ko nila? Green, tama, di ba? So green ang magiging lightest mo. So this will be your green, this will be your blue and purple. Okay, next na. Sir Iman, ang nauna-una kulay po yung pinaka-light. Tama yan, tama. Kaya nga ang sabi ko nila. Sunod po. Yung middle. Yung next to light, next to light. Tama. So kahulihan yung darkest. Okay? Wala pong space. Hanggang sa maaari, walang space. Ano? Pero light lang, ano? Light lang ang pagkukulay. Okay. So once na nandiyan, ha? Meron na tayong... Masa nandiyan na yan, we're going to use our tissue ulit, gaya nung tayo nag-shading ng pencil,
So, tupin natin. Gaya na dati ah. Still the same. Okay. Okay. Tapos, pag nag-smudge tayo ngayon, this is, ang tawag dito ay smudging with tissue. Okay, smudging with tissue. Napabasa pa. Sinulat ko. Okay. Then start smudging na. Ah, pag nag-smudge tayo, mag-start tayo sa light color. Okay? Light color tayo magsimula. Okay. So light lang muna habang tayo ay habang tayo nag-i-smudge. Pinakalat natin. Kung papansin nyo, no, wala na yung mga white na spaces. Wala talagang gitnang kulay. Wala po akong yung kinukulayan nyo. Yung light? Kala ko ba yung light? Po. Hindi po ang akin yung ito. Tapos okay lang. Ito. Okay lang, okay lang. Basta yung, ito. Ito yung light ang ginamit nyo, yung light. Hindi po, okay na po yung light. Pati po yung ito po. Ito na, parang violet po. Okay, so that's, yan. Kulayan mo na yung sunod. Okay, so papunta na ako dito sa next color. Okay, habang mo kontrol ay lumidiin ano, bumibigat yung aking tissue na yung aking kamay sa pag-tissue. Ay, tissue pang tissue. So tingin niyo kulang pa? Pwede niyo balik-balikan ano? Tapos pagka binalikan niyo, light na lang, okay? Light na lang ang kamay niyo kasi may kumulay na yung light part. Ay, yung dark part pala. So syempre pagka binalik niya, for sure hahawa 'yon. Okay. So yun, ano, kung mapapansin, nag-blend na yung kulay niya, no? From light part, lightest part. So it is actually blue-green. Going to blue and then the darkest blue. Okay? So tawag yan, smudging using tissue. Okay? Tandaan nyo lagi, pag kayo ay gumagawa ng artworks using an oil pastel, laging three colors, ano? Three colors combinations. Okay? So, Iman. Yes po. Ang gitna ko po eh, green. Oh, no. You should be green yung una. Green, tapos yung blue, then purple. Kasi ang green is lighter than blue. Gusto niya. Okay? Just tell me when you're done. How about James? Kamusta si James? Di ko kasi nakikita si James eh. Lagi ka nakatago sa camera. Hey, how are you doing now? Hey. Tapos kung sa tingin niyo hindi kayo content, kung hindi kayo pa kontento do sa ginawa niyo, pwede niyo pa rin dagdagan 'yan, okay? Pwede niyo pang patungan 'yan. And then have a tissue ulit. Hey, stand ready mo na? Done with the first one? Not yet. Done na si Angel. Hermione, are you done? So, nung ako yung nag-ano, nung ako yung nag-tissue, puro ganun lang, isang stroke lang ah. Isang stroke lang yung pag-tissue ko. Okay, so may times naman ano, may times naman na tayo ay from dark
Okay? Ang ginawa kanina ay light to dark. Okay? Light to dark ang ginawa natin dito. Sir Iman. Sir Iman. Ano yung yan? Ano po yung nakulayan ko po yung masking tape. Okay lang. Okay lang na lumang pa sa masking tape. Kasi hindi na po matanggal. From dark to light. Okay lang yan. Okay lang. Okay, this time, Uriel, kay Uriel lang to ha. Uriel, get red, orange, and yellow. Red, orange, and yellow. So, sa inyo naman, so look for the red family, ano, hanggang sa yellow natin. So, yung sa akin, from here to here, okay? So, red to yellow. Ang dito tayo mamimili kayo, no? So, mamili tayo ng light. Ang light color will be, well, ito. This will be my light color. Yellow. And then, this will be my mid. And then, red. Okay? So, yan ang kulay na pipili natin ngayon. Three colors lagi, ano? Three color combination lagi ang ating gagamitin. Sir Iman, tatlo pong klaseng yellow. Tatlong klase ng, ano, sa red family. Okay, so again, ibababa ko ulit, ah. So ito yung aking red, ito naman aking yellow. So dito ako mamimili sa set na to. From here to here, mamimili ako ng tatlo. Mamimili po ako yellow at red. Ano pong gusto ko mamimili po? Mamimili ka from yellow to red. Gusto ba yellow to red? Kasi sa inyo kasi yan, naka-arrange yung mga colors. So, kaya dapat, hanggat sa maaari, yung colors nyo, kung saan nyo kinuha, dun nyo ibabalik. Okay? Para Sir, Iman, pwede po akong yellow lang. Pwede po sa akin yellow lang. Ito okay. Pa. Sir Iman. Ano yun? Ano pwede po sa akin color yellow na lang. Oh, yellow. Sige, tatlong ato po pipinit mo. Kahit po. Yellow? Kahit wala pong red. Hindi, kailangan ka red. Sabi ko tatlo. Sabi ko tatlong colors. May yellow ka, merong orange, at merong red. Okay, three color combination tayo. Yellow. Okay. Ngayon, sabi ko kanina, dark to light naman tayo, no? Kanina kasi, light to dark ang nating pagkakulay. Ngayon naman, dark to light. So, uunahin natin is red. Okay, red ang ating unang gagamitin. Followed by orange, followed by yellow. Okay, last ang yellow. Okay, dyan muna yan. So, from dark, itong dating dark. So, since ay medyo matingkad, no? Light lang muna. Ah, dark, mag-start tayo from dark. Kasi po, pag, ano po, kahit hindi ko po dinidiinan, parang napupudpud. Ah, ganun talaga oil pastel. Malamod lang talaga oil pastel eh. So, mag-start tayo dyan from madiin ang pagkukulay, ah. Tapos hanggang sa maging light na, hanggang maging light ang ating kamay, ano? Kamay po. Okay. So, papansin niyo pagdating dito, marami ng spaces, ano? Maraming spaces ang ginawa. Kumpara sa taas. Okay. Once nandiyan na 'yan, ibalik natin yung red, orange naman tayo. Okay, pag nang orange kain tayo from here, going there. Pero this time, ilalampas na natin yung ating pagkukulay. Ipapatong natin sa red. Okay? Ipapatong natin sa red ang pagkukulay ng orange. So sa mayroong mga spaces. Yung orange sa red? Okay, yan. Yung orange po ilalagay sa red? Okay. Pwede ko ah. Nung nagkukulay ako, yan, ilalampas nangin natin sa red. So, pati yung color red, kinukulay natin ng orange. Okay? Alright. So, natapos tayo sa orange. Ngayon, yung last, yung yellow natin, kung mapapansin nyo, no? Dahil tayo ay nagkulay sa red, yun, no? Nagkaroon na siya ng red color sa pastel. Pag umiga nyo na, get a clean tissue, okay ng clean tissue lang, tapos, yan, pahiran nyo lang, oh. Hanggang sa mawala yung color na. Sir Iman. Kasi once sa ikinulay niyo, wait lang, I'm explaining. Kasi once na yan ay ginamit niyo uli, yung orange na yan, at meron na kayong nakita na color red na nakalagay. So, yun ang unang mapapakulay, di ba mapapakulay yung red. Yes, ano yung Mateo?
Yung orange po, ilalagay sa red. Okay. Yung orange, makukulay ka rito, tapos ilalampas mo hanggang sa red. Okay po. Yellow, yung orange pala, ipapatong mo doon, hanggang doon siya. So, nangyari, yung orange ko, ito. Okay, ito yung naging orange niya. Okay, this time, yellow. Okay. Yellow, nasa dulo. Ito ay, ang pagkukulay ko ay naging madiin, ano? Madiin sa una. And then, going there to, papatong uli. Papatong uli natin sa orange. Okay. Okay, so I'm done. Ngayon, so panibagong tissue na uli tayo ha, panibagong tissue na uli. So get a clean tissue, punan kayo ng clean tissue na uli. So this time is smudging uli with tissue, okay? Smudging with tissue pa ang gagawin natin. So huwag nyo gagamitin yung ginamit nyo kanina na blue, okay? Yung ginamit nyo sa blue kanina dito, huwag nyo nang gagamitin dito. Okay? So gagamit na tayo ng panibagong set of, panibagong tissue, yung malinis na uli. Okay. So ganun uli, although tayo ay nagsimula from dark to light sa pagkukulay, pero pag oras nag-smudge tayo, dito pa rin tayo magsisimula sa light. Okay? Dito pa rin sa light, going to dark. Okay? Smudge uli. Make sure na na-smudge na yung buong yellow bago kayo pumunta sa next color. Okay? Make sure na yung lightest part ay na-smudge na ng maayos bago kayo pumunta sa na sunod na kulay. Okay, so ako, I'm done here with mine. So ganun pa rin ang ginawa natin, smudging uli with tissue. So yun yung mga combination natin, ano? This is the sour blue. May kasamang blue-green. Tapos ito may yellow, orange, and then red. If you're not totally satisfied with what you did, ulitin nyo lang, ano? Hindi maganda yung pastel. Hey, done? Not yet. Dana po ako. Okay, so balik natin yung mga colors. So, dapat tandaan niyo kung saan niyo nila kinuha para alam niyo kung saan niyo ibabalik. Okay, Uriel? Done? Uriel? Opo. Okay, so this time, kay Uriel muna, kay Uriel uli ah. Uriel, choose yellow, green. Anong darker mo sa green? Blue po. Blue na, sige. Yellow, green, and blue. So sa atin naman, sa mga maraming kulay, we're going to choose from yellow, green, which is this one, parang green siya,
hanggang dito sa green to. Okay? So, parang kulay lumot. So I'll be choosing this one. Kulay lumot. And then kulay this. Kulay lumot. Wala po akong kulay lumot. Oh, just choose choose three shades of green, okay? Mamili ka ng tatlong shades of green. Ano po yung green po? Dalawang green lang. Akin din po. Kung dalawa lang green pala, yung next, yung dark nyo will be blue na. Okay? Raymond, ano po yan? Green. Dalawang green po. Tatlong green yung sa akin eh. Yun ang pinili ko. Ay, tatlong. Akin nga rin tatlong. Ito yung yellow green. So, itong green na to. Yan. So, parang grass green. And then, ito naman. So, almost blue na siya. Okay? Yung next ko na green. Akin tatlong green. Okay. So, light to dark ulit tayo, no? Light to dark. So, once, halimbawa, may mga dumi-dumi sa inyo, no? May mga nakita na kayong dumi sa inyong artworks. May mga butil-butil na ganyan. So, tissue lang ulit. Tissue lang yung gamitin nyo na pang taboy. Okay? Huwag yung kamay nyo. Kasi yung kamay nyo, maaaring nakapag-absorb na yun ng pastel. Okay? So, start ulit tayo from light to dark. So itong aking light, this one. So start tayo rito. So madiin muna uli, madiin sa simula. Basta kailangan i-feel yung ano eh, kailangan ma-feel natin hanggang sa corners. Okay, tapos pa-light na lang pa-light yan. Dumadami na yung white spaces. Okay. Once done with the lightest part, punta tayo sa medium side. Ito yung magiging mid-tone natin. Kaya nga tinuro ko sa inyo yung highlight, mid-tone, and yung shadow niya. So this will be it. Ito yung mid-tone. I-overlap natin sa naunang green. So kaya ito nag-start dito, no? hindi naman tayo gumawa ng mga sceneries artworks kasi kailangan nyo muna matuturan yung mga techniques, no? Before tayo mag-sceneries. Kailangan techniques muna. Yun yung mga sunsets, ganun, or yung gabi. Okay, tapos yun na, yung, dark, yung atin ng darkest na color. Ang maganda na gabi. So, siyempre, dahil yung ganyan, ano, pagka nagkukulay na kayo, you have to take note na, no? You have to take note of the color combinations na gagamitin ninyo. Sir Iman, color blue po dapat, yung light blue. Not exactly color blue yung light blue. Ba't kung kakaroon light blue dyan? Yung blue na mismo ang hanapin. Ah, color blue. Okay. So I'm done sa pagkalagay ng kulay. Okay. This time, gagamit tayo ng fingers ngayon. Okay? Fingers ang gagamit natin. So this time, smudging with fingers. Okay? Smudging with fingers. So pag smudge with fingers, so ganun lang din, instead of tissue, fingers ang ginagamit natin. Okay? So aling kaya mas maganda na kalalabasan, yung fingers o yung tissue? Kaya po tissue na lang. Yung ano, siyempre, kung marami kang kulay na ginagamit, fingers na gagamitin mo, baka magkulang yung fingers mo. So, this time, ano lang, hintuturo lang, ano? Hintuturo lang gamit natin para ibang ginagamit na fingers. Hintuturo lang. Make sure na kailangan mo ng tissue. Fingers na ginagamit natin. Okay. Done.
We only have less than 10 minutes left. Para lumalabo yung camera ko. Okay. Okay, so yung tanda niyo, yung mga tinuro ko sa inyo, ha? Una, light to dark. Okay? So, pangalawa, gumamit tayo ng dark colors to light. Okay, tapos yung mga techniques para sila i-blend na, nag-smudge tayo, no? Smudging using tissue. O, copyin po namin yan. Supposedly, kasi ito yung mga terms ng kasama sa exams eh. Tapos smudging. Pero hindi po, copyin po namin. Yes, using finger. Oh, malabo pa naman. Okay? So yun yung mga apat ano. Actually dito sa using tissue, pwede rin tayong gumamit ng cotton buds. Yan, yun yung mga pwede natin gamitin. Ay, may cotton bud. Meron ding tinatawag na gradient stick or gradient rod. Yun yung mga nabibili pang ano, pang mga sa mga art materials ano. Okay. So once you're done, so kung tapos na kayo, ito na yung masarap, ito yung magandang part eh. Pagtutuklap ng ano, ng tape. Okay, so tuklapin na natin. Siyempre kung ano yung papo magugusot. Kung ano yung last na inyong wow nilagay, yun ang unang natatanggalin. Ano po sabi niyo po? Ito unang yun, no? Tatanggalin, gitna. Ay, nakaw. May ano? Tape pong kasama. Mukhang maganda. Kailangan po namin ng gunting. Mukhang magandang magandang klase yung tape na nabili ano. Kapit na kapit sa tape, sa ano, sa papel. Nasira yung papel. Okay nga po. Pwede po kapit, kailangan ng gunting. Hindi naman kailangan. Alam mo si supposed kasi yun, po, no? Masisira. Kung ang inyong masking tape ay ano, yung masking tape kasi supposedly hindi dapat ganyan ano, hindi dapat din masisira yung papel. Masisira na po ang papel. Kaya nga, sige, okay lang, kapitin nyo lang. Hindi dapat ganyan. So, dahan-dahanin lang. So, ang kagandahan, no? Kagandahan ay, nung, ano, nung may, nung nakatape, ano? So, mapapansin nyo, diretso, no? Tuwid yung ating artwork, di ba? So, nakagawa kayo ng frame na tuwid. Diba, ayan. Diba? Yan ang kagandahan sa gumagamit ng tape. Diba, ayan. Sira, no? Unit na. Matay yun, tape mo nabili, ano, magandang klase. Sobrang kapit. Dahil sa sobrang kapit niya, ano eh. Nung tinanggal, nasira rin yung tape. Sa super, ay, super. Ang tawag po dun, sa national town. Okay, so ingat lang sa pagtatanggal ng tape, ano, para hindi matuklap yung papel. Hey. Ang galing ano, nakabuo tayo ng ano, ng tuwid na ano, ng tuwid na square. Sa ano, sa Wednesday, pag tayo gumawa uli ng ganito, ang gagawin na natin ay yung mismong ano na, yung mismong artwork na mismo. So for today, just the techniques. Kaya man, ito po kaya labasan po. Sisira. Dapat tinandahan mo lang kung sa tingin mo masisira. So ito yung masking tape ko ta kanina kasi ito naubos eh. Naubos ka agad eh. So maganda naman yung masking tape ko na bid eh. Hindi basta-basta na okay. Tatanggal yung papel. Ah,
sa pagkay nagtuklap ng masking tape, ano, dandahanin lang. Okay? Dandahanin lang para hindi matuklap ang para hindi masking tape niya. Right, there you go. So, ito ang ginawa natin is light to dark. So light tayo, nagsimula. Hey, para saan ngayon to? Na-shake nyo na ba? Na-shake nyo na ba yung mga ano nyo, correction pen? Na-shake nyo na ba? Kasi po yung ginagana. Nagana yan. Shake nyo maigi. Hindi po. Okay. So, did nyo magagamit, ano? Let's say this one. Okay. Alimbawa itong, oh no, this one. Alimbawa, na, paset na yung sun, ano? So, I'll be doing... Nagana. Gagano ng ganyan, ha? Patayo na yan. Wait. Okay, I'm shaking this one. So, sulitin natin. So, iniipisil kasi yan eh. Yung part na to na mataba, iniipisil yan sa part na yon. Para lumabas yung ano. No, Mr. Eamon, ako hindi. Ayan? Ayan. Then? Pero nga, labi. Tapos tuldok-tuldok lang habang nakapisil. Wala kasi na iba. Ayan. Ano yung nabuo ko ngayon? Dami ng shakes. Moon. Diba? So, dun yung magagamit yan sa paglalagay ng alam, stars and moon. Okay? So, let's say, sa part na naman to. Dito naman sa part na to. So, kung dun naman, laki-lakihan ko yung moon ngayon. Halimbawa, bilog na yung moon, ha? Okay, there you go. May bilog na. That will be your moon. So, ganun ulit. Tuldok-tuldok ulit habang nakapisil. Nakapisil ako, ha? Nakapisil ako sa correction pen, ha? Kung gusto naman, pwede lagyan nyo ng this one. Tabaan nyo itong isang to, then ganun. So, ano nangyari sa isang yon? What happened with that one? Nagkaroon siya ng parang comet, di ba? So that's the purpose of the correction pen. Actually, I was looking for... Nahanap ko yung aking graphite pencil, ano? Hindi ko siya makita yung graphite pencil, kaya hindi ko maipakita sa inyo how to use the graphite pencil. Sa pa? Sa aking bag. Baka nasa bag ko. Okay, so sad to say na hindi ko makita yung graphite pencil. Anyway, sige. Nakita na po? Hindi pa. So I'm just going to use my regular pencil. Pero sa inyo, dapat ang gamitin nyo ay graphite, ha? Okay, I'm just going to use this one. Okay, color blue po ba yan? Yung sa akin kasi green. Ang yun na naalala ko. Anong color ng ating graphite pencil, Mione? Yung nabili natin? Blue. Ay, hindi. Green. Green. Ay, may green ba? Kasi iba-iba naman ang kulay ng graphite pencils, ano? So, okay, gabi natin yun. Less than 1 minute na lang natitira. Okay, so halimbawa dito, pwede ka maglagay ng halimbawa ay ano? So halimbawa yan, buha akong line dyan papunta sa taas. Then wala, namatay.